So we are here in 10,000 Buddhas with Pastor Sarquenza and his wife. So ito po yung tinatawag na ilang 10,000 Buddhas sa ancient ng mga Chinese. Maraming lamok pong mga ngagat. So ito yung mga itong 10,000 Buddhas na ito yung ina-idol ng mga sinaunang mga Chinito at Chinita. So it means yung mga Inchik, mga Chinese, ito yung gods nila. Ito yung they believe in all this kind of this is the gods of the Chinese. Ito yung pinapaniwalaan nila na makakapag-save sa kanila itong mga Buddhas na ito. Kaya tinatawag na 10,000 Buddhas, ito yung mga spirit ng pinaka-Buddha nila, ng pinaka-head nilang pinaka-god nila. Parang ito yung, kumbaga sa ating Christian, sila yung mga apostles nila. Pero sa ating kasi mga Christian is, we only have 12 apostles. Pero sa, in Chinese belief, they have a 10,000 apostles. So ito yon. So andito kami ngayon kala Pastor Sarquenza. Pinakita ko sa kanila ang pinakapanginoon ng mga sinaunang Chinese. Marami na rin Christian ngayon ng mga Chinese, pero marami pa rin on this time sa marami pa rin naniniwala sa Buddhism. Marami pa rin mga Buddhism dito sa Hong Kong, sa mga China, sa mga Singapore, Taiwan, mostly naniniwala sila sa ganito, sa Buddha. So ito yung pinakagods nila, they idol. Idolatry. Ito yung pinapaniwalaan nila na makakapag-save ng kanilang kaluluwa. So, at from this 10,000 Buddha, aakit ka ito hanggang sa tuktok ng bundok, 10,000 step din. So, pag bilangin mo, 10,000 step yan hanggang doon sa makarating ka doon sa pinakatuktok. Pero hindi namin siguro abutin doon kasi dito pa lang sa bunga. Humihingal na sila, sister. Oh. Wala pang ilang step pa lang yan, sister. Nasa 20 step pa lang kami. Wala pa sa kalingkingan. Malayo pa. Malayo pa, pastor. 10,000 step nga. ito yung kwan. So kung makita niyo. Second time kong umakyat dito sa 10,000 Buddhas. So, first time kong umakyat dito, year na 2016, una pa lang ako sa Hong Kong, nung nag-holiday yung mga kapatid ko, pinashell ko rin dito, pinakita ko sa kanila ang 10,000 Buddhas gold. Meron pang isang Buddha, at yun yung pinaka-really God nila sa Big Buddha na tinatawag nila sa 360. Pinakamataas, yun na yung pinakamataas. Kung mataas na tong bundok na to, ng mga Buddhas, mas mataas na naman yung 360. At yun yung giant Buddha nila. Kasi sasakay ka, hindi ka makakapunta doon kung hindi ka sumakay ng cable car from Tunchong Island papunta ng taas ng bundok. Yan. So yan po. Dito kami pumunta kasi pre-admission, walang bayad. Kasi sa mga papunta ng sa Giant Buddha, magbabayad kami ng 150 per head, sumakay ng cable car. So dito na lang sa pre. Talaga di mo kaya map kaya kita dun sa taas pa, sir. Yan. So, mag-give up na sila, pastor. Mag-give up sila. Kasi mataas pa yan. Hindi lang dito, hanggang doon pa sa taas yan. Dito lang is sa kwan lang ito, sa bungad pa lang ito. Wala pa, hindi pa kami nakakalahati. Kung imagine, nasa 1.8 pa lang kami. Nasa 1.8 pa lang kami. Kasi ang pinaka-kwan nito is nasa tukatok ng bundok to eh. Yan, pagpaganyan pa kami, tapos gaganon pa sana yan eh. Hanggang sa tuktok. Pero, wala.
Di kaya ni Pastor. Di kaya ni Pastor. So ito yung 10,000 Buddha. Okay lang po kayo? Akyat lang ako dyan. Maraming lamok. Saglit lang ako po. Yan. So, ayaw nila Pastor magpatuloy. So, ako muna hanggang kaya, tignan ko lang dito sa taas kung anong meron dito. At may, dito may mga pan na rin dito. Oh. May mga temple. Yan. Oh. Tignan nyo guys. Makon pa, malayo pa talaga. Kung talagang tutuusin, wow, ang sarap ng kalabasa, oh. Oh, may kalabasa sila rito. Yan guys. So, ito yung pinaka-temple nila. Yan. So, kung makikita nyo talaga dito, ito yung tignan nyo po. Dito pa lang sa bungad to. Yan. Yan. Tignan nyo po. So, diba? Talagang gold na gold yung mga makwan nila. Buddha nila. Yan. Yan po. So, yun yung pinaka-main talaga. Makikita nyo, yun yung pinaka-main na Buddhas nila. Unfortunately, hindi makayanan nila, Pastor, ang umakyat dito. Kaya ako na lang muna ang umakyat hanggang dito sa may 10,000 Buddhas. So, yan guys. So, tingnan nyo po. So, nandito pa lang ako sa kalahati nito. Malayo pa. Malayo pa yung totally naakyatin ko kasi hindi pa ako nakarakwans hanggang sa taas. So, ito po. Yan. So, ito po ang aking adventures dito sa 10,000 Buddha. At sobrang talagang malayong malayo pa yung akyatin ko. So, hanggang dito na lang ako kasi nakakaya kalapas. So, iniwan ko sa baba. So, yan guys. At hope nag-enjoy kayo dito sa 10,000 Buddha. At mamaya doon naman sa iba tayo mag-kwan ng aking adventure today. My last adventure sa Hong Kong po kasi pauwi na rin po ako ng Pilipinas. So, ito na yung pinakahuli kong adventure ng Hong Kong. Hope na magiging alaala na lang sa akin tong Hong Kong na to. So, kaya guys, huwag tayong ang pag-aidolo o pagsasamba sa mga riboltong gaya nito. Kung nakikita nyo po, yan. Tignan nyo po, ganyan. Yan yung sinasamba nila. Dito sila nagpre-pray. Ito yung pinaka parang apostles nila. Yan. Yan, may mga kundin offerings din sila. Yan. So, yan po. Yan. So, huwag na huwag po tayong magsasamba sa ganito kasi sabi nga sa Exodus chapter 20 verse 5 na sa Exodus 20 verse 5 na sabi niya, I am a jealous God that hindi ka pwedeng magsamba jealous God daw at hindi ka pwedeng magsamba sa kahit na anong ribolto o anumang mga larawan kundi sa Panginoon lamang. At ang magsasamba sa mga ganitong ribolto at nag-aidolo ay napakalaking kasalanan po sa ating Panginoon. Dahil dyan parang iniinsulto natin po si Jesus, iniinsulto natin si God pag tayo'y nagsasamba ito. Kaya ako po naisipang kunan ng video ito para ipaalam sa buong mundo na napakalaking kasalanan ang magsamba sa mga larawan o sa mga ribolto kasi nakasahad talaga sa Bible yan na sinabi niya sa Exodus 20, chapter 20 verse 5 that I am a jealous God. Sabi niya, napakaseloso po ang ating Panginoon kaya ayaw niya yung nagsasamba tayo sa mga ganitong ribolto. Pero hindi natin masisisi ang mga Chinese kasi ito yung mga kinalakihan nila pero marami na rin Christian ngayon. So hanggang dito na lang po. Hope to see you in my next vlog. Thank you for watching and have a wonderful day. God bless us. No.
400 square feet po yung luwang. Meron siyang air condition sa taas. Ito siya. And glass wall. Sa front, glass wall siya. Glass wall. So, meron mga socket dyan. May socket dun. And this is the corridor area going to the lift. At ito yung comfort room. Comfort room. So may private comfort room by number sa room 5. And this is the room 5. So, ito siya. Yan. Ito yung corridor niya. And yan yung punta ng lift. Punta ng lift niya. Yan. So, maluwang 400 square feet kaso lang walang kwarto. This parang office, pang office at saka talagang pwede rin sa church. Service every Sunday. Thank you.